Magandang umaga sa inyong lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang isa sa pinakaayaw ng ating Panginoong Hesukristo noon sa mga tao, lalo't higit sa mga gumagawa nito, particular na madalas at time, ang mga eskriba at pariseo. At ito ay ang pagiging mapagbalat kayo, mapag-imbabaw o ipokrito. Ibig sabihin, iba yung pinapakita nila sa tunay na nasa sa loob nila. Nagdarasal sila, nag-aayuno sila, nagbibigay sila ng limos upang hangaan ang mga tao at hindi talaga upang mapalapit sa Diyos na dapat ay dahilan kung bakit nila ginagawa ang mga ito. So, ibig sabihin, doble cara, iba yung ipinapakita sa tunay na nasa sa loob nila. And certainly, ayaw nating magkaganito sapagkat ayaw nating masayang ang mga ginagawa nating pagsisikap na maging mabuting tao. Gusto natin na ang mga ginagawa nating pagsisikap ay gantihan ng ating Panginoon, hindi ng tao. Sapagkat kung ang gantimpala para sa lahat ng ito ay dito lamang sa mundo, sabi nga po ni San Pablo, tayo na ang pinakakawawang tao. Kaya naman, aminin man natin o sa hindi, ako aminin ko. Personally, medyo sensitive ako kapag ito ang topic. Sensitive in a way na tinatanong ko ang sarili ko kapag napag-uusapan na yung pagiging ipokrito. Ako pa sa sarili ko, ipokrito na ba ako? Nasasayang na ba ang lahat ng mga ginagawa ko? Alam po ninyo, dapat nating linawin ito, lalong-lalo na sa atin na madalas nagsisimba, nagdarasal, nagsasakripisyo, nagbibigay sa mga tao. Kasi nga ayaw nating masayang ang lahat ng ito. So dapat nating i-clarify, ano ba ang pagiging ipokrito? Bakit? Kasi nga, on one end, baka nagiging ipokrito na tayo. On the other end, baka ito'y ginagamit na sa atin ng Diablo na nagsasabi sa atin either sa isip natin o sa mga taong nakapaligid sa atin, ipokrito, upang i-discourage tayo at upang i-stop na natin ang mga ginagawa nating pagpapakabuting tao. Sapagkat may mga taong ganon, na dahil naulit-uli yung kasalanan, na dahil nasabihan ng iba, ipokrito ka, abi, hindi na nagdarasal, o kaya hindi na magsisimba. Oo nga, ano, hindi na lang ako magsisimba. Total, tama sila. Mukhang ang ipokrito na ako, tulad ng mga nagsisimba rin aking nakikita. So dapat linawin po natin ito para hindi tayo masilo, maisahan ng Diablo. First of all, and it is very important, tandaan po natin na hindi pagiging ipokrito yung pagsasabi, yung paggawa, yung pagsasalita, at maging paninindigan sa isang bagay o katotohanan na hindi pa natin ganap na naisa sa buhay. Ulitin ko. Hindi pagiging ipokrito yung pagsasabi, yung pagsasalita, maging paninindigan o paggawa sa isang bagay o katotohanan na hindi pa natin ganap na naisa sa buhay. Take note of those words. Hindi pa ganap na naisa sa buhay yung katotohanan, yung mahalagang bagay na ating pinaniniwalaan. Which basically shows, nandun yung intent. In fact, we are striving to perfect it, to master it, yung bang totoong maging mabait. Pero, sumasablay pa rin paminsan-minsan. Pero, nandun yung struggle na tunay na maging mabait. Halimbawa, ganito. Yung katotohanan ang ibinibigay sa atin ng Ephesians 4:29. Ang sabi dito, ay ganito, huwag kayong magsasalita ng masama. Ibig sabihin, huwag daw tayo magmumura. Huwag daw tayong magsasabi ng salita na hindi dapat naririnig ng ating kapwa. Huwag tayong magsasalita kahit isang beses ng paninira, pamimintas, pagkaingit. Ano? Ito po bang Ephesians 4 verse 29 na ito ay totoo? Amen. Totoo! Kasi nakasulat sa Biblia. Ito po bang Ephesians 4:29 na ito ay dapat nating paniwalaan? Amen? Yes! Pero ang tanong, ito ba ay nasusunod natin consistently? Never ba tayo na nakapagsasalita talaga ng masama? Hindi. Adere, paminsan-minsan sumasablay, lalong-lalo na kapag nagugulat. Iba sa atin, pag nagugulat, nako, nagsasalita ng masama, ng bastos pa nga kung minsan, tapos isigundahan pa ng konsintidor, nasaan, nasaan. Hinahanap pa!
bastos na nga yung sinabi, hinahanap, sa akin pahahanapin. So, di ba? Alam natin totoo, alam natin tama, gusto natin gawin, pero hindi natin ma-perfect pa. Pero ginagawa lang natin. Kaya lang, hindi natin ma-consistently gawin. Amen? So, ibig sabihin ba nun, ipokrito na tayo? Yung ganun ang pagiging ipokrito. Hello! Lahat tayo ipokrito! Di ba? Hindi ganun ang pagiging ipokrito. Oh, ito, di ba? Ang sabi pa ni St. Paul sa Romans, if I'm not mistaken, 7:18-20. Ito, sabi niya dito, ang mga mabuti bagay ay nananahan sa akin. Kaya nga may pagnanais akong gumawa ng mabuti, pero kuminsan hindi niya magawa. Ang ginagawa ko ay yung mga bagay na ayaw ko. Samantalang yung mga bagay na gusto ko ay hindi ko magawa. Pero ang dagdag niya, kapag ginagawa ko yung mga bagay na ayaw ko, ang gumagawa nun, ang dahilan nun, ay yung mga kasalanan sa buhay ko. Simply put, ito yung sinasabi ng awiting, gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gusto kong maging mabait. Gusto kong maging perfectong maging mabait. Ayaw ko nang magmura. Ayaw ko nang nagchichismis. Ayaw ko nang maging mainitin ng ulo. Ayaw ko na. Pero bakit gano'n nagagawa ko pa rin? Pero babangon ako upang hindi na ito muling gawin. The struggle's real. Alam po ninyo ako, hindi ko alam kung napansin nyo, very vocal ako. Isa sa kahinaan ko talaga, yung inis na inis ako, yung pagiging mainitin ng ulo ko sa drive. Pag nagda-drive, kasi talaga ako, nag-aabay talaga ako sa rule. Kaya, busyot na busyot ako. Sana naman, ano, kung may mga jeepney drivers dito, ha, hindi ko naman nilalahat, ano. Pero kung kayo ganito, isa kayo sa nagiging dahilan ng pagkasira ng isang araw ng isang tao. Isa kayo sa nagiging dahilan ng pagkasala ng tao. Itabi ninyo! Diba? Nagmamadali din kami. Ano ba yan? Yan. Talagang nagiinit ang ulo ko. Nung isang beses, kagabi lang, sabi ko, pagdating ko dito, Lord, thank you! Hindi nagiinit ang ulo ko. Ilang beses yun, na natempt ako maging mainit ang ulo. Totoo, kagabi sabi ko, Lord, thank you. You see? Pupwedeng mag-init uli ang ulo ko, pero hindi ibig sabihin, hipokrito ako. Basta, alam ko yung mali ko, at nag-strive talaga ako na maalis na totally ang pagiging mainitin ng ulo. Amen? So, kung ganon, hindi yung pagiging hipokrito. Ang pagiging hipokrito ay yung consciously, deliberately, tahasan, sadyaan, at madalasan, pinaninindigan mo na ang isang bagay na hindi ka naman talaga ganon sa iyong buhay. Yun ang pagiging hipokrito. Deliberately, consciously, tahasan, madalasan, pinaninindigan mo na ikaw ay yun, pero hindi ka naman talaga ganun. Yun ang ipokrito. Kaya nga yung salitang ipokrito ay galing sa salitang Grego, nang ibig sabihin ay pagsusot ng maskara sa isang teatro. Okay? So pag nagsuot ako ng maskara sa isang teatro, automatic yun, nagiging ako isang bagay na hindi naman ako ganun sa buhay. Kasi inaakto ko lang. Amen? Yun ang pagiging ipokrito. And if I may add, kasi ako nagteatro din ako. Kaya napapansin nyo, nagbabago-bago ang modus ko. So, hindi lang sapat yung maskara. Kailangan pati yung action, pati yung boses, ibahin mo. So totally, pinaninindigan mo na ikaw yung taong pinaportray mo, pero sa tunay na buhay, hindi ka ganun, inaakto mo lang para makonvince lang yung mga nanonood ng program, ng tanghalan. So, ganun ang pagiging ipokrito. Talagang lahat, total makeup, consciously, deliberately, lahat gagawin mo upang makapanloko. Yung todo postura, posturang mayaman, pero sa totoo lang, hirap talaga. Yung todo po at opo, pagiging magalang, pero sa totoo lang, magaspang ugali talaga. Yung todo, pagtulong, pero sa totoo lang, gusto lang, mapag-usapan, hangaan. Yung todo, pag-accuse ng injustices na ginagawa ng iba, pero hindi nakikita yung injustices na ginagawa niya o ginawa ng iniidolo niya. Oops, stop na yon. Baka may masabi pa. Yun ang pagiging ipokrito. Yun. So, just because
You are failing sometimes na gawin ang isang bagay na pagpapakabuti. Just because we are failing sometimes na maging tunay na mabuti, tunay na maging honest, tunay na maging truthful, tunay na maging magandang pananalita, tunay na maging mahinahon. Just because we are failing sometimes, hindi ibig sabihin nun ipokrito na tayo. Sa pagkatandaan po natin ha, ang mas mahalaga sa Panginoon, hindi yung pagdadapaan natin. Ang binibilang niya ay kung ilang beses tayo seryosong bumabangon sa tuwing tayo ay nadadapa. Basta, yun. Huwag kang ma-discourage. Huwag kang ma-disappoint. Ituloy mo lang yung pagpapakabuting tao mo. At maging conscious kang lagi ng mga kasalanan na gusto mong i-improve at alisin totally sa buhay mo. If that's the case, that does not make you or anyone a hypocrite. Yun ang sense ng gagawin natin ngayon pagkatapos ng humilya, yung paglalagay ng ang abo sa ating ulo para hindi ito maging ang labas lang. Kaya nga, although sa ibang simbahan na yata, pinapayagan na yung dito, sa atin, sabi ni Bishop, ibutbut muna sa ulo para mas maging safe pa. Pero sa nakikita ko, ha, parang mas okay nga dito kasi hindi masyadong kita dito. Ikaw lang nakakaalam. Lalabas ka dito, walang nakakaalam na naglagay ka ng abo sa ulo. Nandito eh. Liba na lang pag, hindi naman, pag kalbo. May kalbo. Baka bato. Sabi niya. Ang maganda pag nandito at may buhok tayo, so hindi masyadong kita. Hindi yung, ayan, nakita nyo ha. Ayan ha. Banal ako. Hindi yung ganon. Kaya kapag konti yung nailagay, Father naman, ganda-gandahan mo naman. Kaya maganda para sa akin, ha? Yung hindi masyadong kita. Kaya tayo, patubo ka na, ha? De joke lang. Love you. So, ganun. Kasi ang mahalaga, yung hindi yung panlabas, eh, kundi yung nasa loob, inaamin kong makasalanan ako, inaamin kong wala akong pwedeng ipagmalaki, inaamin kong abo lang ako. Yun ang mahalaga. Yun ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sapagkat God is willing to meet us where we are. Hindi na mahalaga sa kanya yung sabi ko nga, magpakabuti. Ibig sabihin, maging mabuti ka sa mata ng iba. Ang mahalaga, ano ba talaga ang tunay mong katatayuan, kalalagayan sa buhay upang masolusyonan ko anuman ang pinagdaraan mong problema. Katulad sa doktor, sasabihin mo kung ano talaga ang nararamdaman mo, ano talaga ang lifestyle mo, ano ang family history mo, para maibigay niya ang saktong gamot para sa'yo. Ganon din sa ating Panginoon na pinakadakilang manggagamot. We really have to be honest para maibigay niya sa atin ang karampatang gamot. So, ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang ating mga ginagawa, hindi lang ito, kundi yung mga ating gagawin pa ngayong magmamahal ng mga araw, ay marami tayong gagawin ng mga seremonyas. Dapat yun hindi maging panlabas lamang, kundi maging simbolo lamang ng taus-puso nating pagisisi sa ating mga kasalanan. Ngayon, let me end with this. Kung sa kabila ng lahat ng ito, may magsasabi pa rin sa iyo, ay, mga hipokrito lang kayo! Kung yun ay pagiging hipokrito sa mata ng iba, then so be it, hayaan mo sila. Basta ikaw maliwanag sa isip mo, kaya ka nagsisimba, hindi dahil banal ka na, hindi dahil mabuting tao ka na, kundi dahil alam mong hindi ka banal, hindi ka mabuting tao, pero kaya ka nagdarasal at nagsisimba, gusto mong baguhin ka ni Kristo. At yun ang mahalaga, hindi yung tingin sa atin ng iba, kundi yung tingin niya. Gusto sana hiling nating biyaya sa banal na misa.